Let us prepare our hearts to hear the message of the Lord na dadalhin po sa atin ng kanyang lingkod, Pastor Phil Francisco. Thank you. Thank you, Pastora. Namiss po natin ang bawat isa. Nagtitiwala tayo sa Panginoon na kapag tayo pumupunta sa bahay-sambahan, higit tayong nakakaranas ng proteksyon ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Pwede po ba natin pakilakas po ng konti ito pong ating microphone? Praise God. Pwedeng pakialis lang po yung inyo pong mask kahit po 30 seconds lang po o 5 seconds lang. At tignan niyo po yung katabi niyo. Nakita niyo po yung greater improvement. Ang dami ho natin ngayon. Greater improvement. Huwag naman po sana yung katawan lang ang nag-improve, no po. Kundi lahat ng bahagi ng ating pong buhay and most especially our love for God, our devotion to the Lord, that is very important. At sa lahat po ng mga nasa bahay o maaring nasa sanktuaryo ngayong oras na ito, sa mga kapatiran po natin nasa ibang outreaches, welcome po sa ating live stream at naniniwala tayo sa matinding pagkilos ng Panginoon, lalong-lalo na kapag tayo po'y umaasa tayo ng mga nananabik sa kanyang banal na presensya. I just want to start the message for this morning, ang sabi po ni Smith Wigglesworth, napakatindi na kanya pong sinabi, if you are in the same place today as you were yesterday, you are a backslider. Sapagkat ang buhay po ng isang Kristiyano, ang kinakausap po dito ay ang mga Kristiyano. Kapag daw po tayo'y walang pagbabago, walang naayos, wala hong matinding nakitang pagbabago sa buhay po natin, it means tayo po ay tumatalikod na sa ating Panginoon. Do you know that genuine Christianity is characterized by improvement, increase, and intensity? Kapag sinabi po natin improvement, ang isa pong Kristiyano, siya po ay nag-i-improve sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Hindi po pwedeng sabihin ng bawat isa po sa atin na kapag po tayo'y hindi nagbabago sa ating pong ugali, usually ho ay sinasabi po natin, pasensya ka na, talagang ganito lang ako. Ewan ko po kung narinig na po ninyo yan sa mga ibang Christians. Pakisabi sa katabi mo, hindi pa ikaw yan. We need to improve. The Bible declares that we are being changed from glory to glory. Kaya wag po nating tatanggapin yung ating ugali ay hindi po magbabago. Sapagkat ang isa pong Kristiyano ay meron pong improvement. Not only in our personality, in our character, in our attitude, even in our skills, abilities, and even in our services. Dapat paunlad na ng paunlad maging yung ating katalinuhan, yung kakayanan, yung abilidad na ibinigay ng Diyos sa atin, sapagkat lahat ng yan na diniposito ng Panginoon sa atin, hindi ho yan pababayaan ng Panginoon na manatili lamang sa mababang kalagayan. We have the responsibility as Christians. The Lord has given us the strength, even the power, the Holy Spirit inside of us, so that everything that God has deposited in us will increase. Ito po ay mag-i-improve. Another word is increase. Ibig sabihin yan, dahil tayo po ay nakadugtong sa ating Panginoon, who is the source of everything. In John chapter 15, without me, you cannot do anything. But if we are connected to the Lord, definitely there is an increase. Lahat ng gagawin natin, ito po ay magtatagumpay. Lahat ng gagawin natin, ito po ay uunlad. Lahat ng gagawin natin, ito po ay may bunga. And lastly, it is characterized by intensity. Ibig sabihin niyan yung ating pagsamba, paangat na ng paangat. Ang ating pag-ibig sa Panginoon, paapoy na ng paapoy. Our passion, our fire is being intensified every day. At lahat ng sangayon, magsabi po ng malakas na amen. Amen. Wala pong pandemic, wala hong COVID, walang anumang virus ang pwedeng pumigil sa pag-angat ng ating intensity. I remembered po yung panahon po ni Shadrach, Meshach, and Abednego na sa pagtunog po
noong pong tunog na sila po ay luluhod doon po sa imahen, sila po'y nanatiling nakatayo. At maaring doon po sa pangalawang pagtunog nito, nakatayo pa rin sila. Pangatlong pagtunog, nakatayo pa rin sila. But the Lord did not show up noong time na sila po ay nakatayo. Alam niyo po kung kailan po nag-show up ang Panginoon? At the time na nandun na po sila sa fiery furnace, doon po sa pinainit na 7 beses na pugon, doon pa lang nagpakita ang Panginoon. Hindi po yung panahon na sila po ay tumayo sa panahon na kailangan silang lumuhod para hindi po sila itapon doon po sa pugon. Dapat sana doon na nagpakita si Lord, pero gusto ng Panginoon makita kung gaano katindi itong tatlong ito na ang kanilang pananampalataya, it is being intensified even at the time na sila po ay magsasakripisyo na. Kaya kung titignan natin sa Bible, ito po yung mga may takot sa Panginoon. Ito po yung mga nag-aalap ang puso. This is genuine Christianity. Ang sabi po ng Proverbs chapter 14, verse 14, the backslider in heart will be filled with his own ways, but a good man will be satisfied from above. Meron pong sariling daan ang isa pong backslider na binabanggit po dito. Meron siyang sariling mga pamamaraan na lihis doon sa paraan ng Diyos. Lihis doon sa kalooban ng ating Panginoon. At ang sabi dito, siya ay mapupuspos ng kanyang mga sariling lakad, sariling pamamaraan. Kaya ngayon pong oras na ito, ang aking pong pag-aaralan o ang ating pong pag-aaralan, lahat po tayo, we'll talk about guarding against backsliding. Madalas po kasi ang isang backslider, hindi niya alam at hindi niya batid, backslider na pala siya. Bakit ito po ang aking napili na ituro? Actually, hindi po ito dapat ang aking ipangaral. Kagabi lang po, habang po ko ay nagpipray, dinala po ako ng Panginoon dito sapagkat ang sarap po sa presensya ng Panginoon. Sino po nag-enjoy kanina? Hallelujah. Na-miss po natin yung sama-sama tayo. Pero marami po mga tao, ang sarap na sa presence ni Lord, ang sarap na pinaglilingkuran ng Panginoon, pero yung bagay na yon ay madali nilang ipagpalit. Kaya sa tagal ng paglilingkod po natin sa Panginoon, huwag na huwag po nating ipagpalit ang masarap na karanasan natin na ang Panginoon ay ating sinasamba. Ang Panginoon ay ating pinaglilingkuran. Matagal na po tayong sama-sama sa paglilingkod sa Panginoon. Matagal na po tayong sama-samang nagmamahal sa Panginoon. Pinag-uusapan ng kanyang kabutihan. Huwag kang bibitiw, kapatid. You need to guard against this spirit. It is moving around. Lalong-lalo na po ngayon pong pandemic, marami na pong mga Kristiyano na hindi po nila akalain, hindi po nila alam, hindi po nakapagbantay, nanlamig na pala ang kanilang pag-ibig sa ating Panginoon. Apat po ang aking iiwan po sa inyo about backsliding. We'll talk about the description, the danger, the development, and the deliverance from backsliding. Unang-una po, ano po ba ang backsliding? The description, it means a saved person who grows cold in his relationship with Christ. Ito po'y isang Kristiyano. Siya po'y mananampalataya. Tumanggap siya sa Panginoon. Pwede bang makita ang kamay ng mga tumanggap sa Panginoon? Wave your hands. Yung talagang ipakita natin maging sa kalaban that we are Christians. We have received the Lord. Isa pong bantayan natin ay yung ating relasyon sa Panginoon. Yan ba'y maalab pa rin? Yan ba'y mainit pa rin? Hanggang sa ating kapanahunan, may trabaho ka man o wala, may pagpapala ka man o wala, may sakit ka man o wala, maganda man ang iyong kondisyon o hindi maganda ang iyong kondisyon, ang tanong, lumalago ba ang ating relasyon sa Panginoon? It means living
his first love. Iniwan yung unang pag-ibig. Pangatlo po, it is returning to his former life. Bumabalik sa dating gawi na iniwan na pero binalikan pa. And it means too much busy with his own things. Sa panahon po natin ngayon in 2 Timothy chapter 3, ang sabi po doon, in these last days, perilous times will come, people will be lovers of themselves, lovers of pleasures more than lovers of God, lovers of money. Ito po yung mga bagay na kinahuhumalingan sa mundo po ito. At sinasabi, kapag too much focus po tayo sa ating mga sariling bagay at hindi na tayo napofocus sa mga importanteng bagay patungkol sa Panginoon, it means we are in that spirit of backsliding. Pangalawa po is we'll talk about the danger of backsliding. Do you know that God is serious when it comes to backsliding? Napakaseryoso ng ating Panginoon. Ang sabi po niya sa Jeremiah chapter 2 verse 19, your wickedness will punish you, your backsliding will rebuke you. Consider then and realize how evil and bitter it is for you when you forsake the Lord your God and have no awe of Him, declares the Lord Almighty. Ang sabi po sa Tagalog, paparusahan ka ng sarili mong kasamaan, ipapahamak ka ng iyong pagtalikod sa akin. Yun po yung gusto kong bigyang diin. Ipapahamak ka ng iyong pagtalikod sa akin. We heard a lot of testimonies kung paano po napahamak ang mga kapatiran dahil sa pagtalikod sa Panginoon. Yung hindi po inaasahan na mangyari, mas higit pa yung pong karanasan nila, hindi man nila naisip na makakarating sila sa ganoong kalagayan. Dahil, mga kapatid, in Him we live and move and have our being. Sa Kanya tayo ay may buhay. Sa Kanya tayo may lakas. Sa Kanya tayo nakakagalaw. Kaya kapag tayo hihiwalay sa Panginoon, we will disconnect ourselves to the Lord. Yung pong life na tinatawag ng salita ng Panginoon ay hindi natin nararanasan. Everything that we'll do will be lifeless. Walang kabuhay-buhay ang ating ginagawa. Kaya ang nangyayari, maaring sa tingin po natin, may bunga yung ginagawa natin. But in reality, whenever we disconnect ourselves to the Lord, yung buhay na yan ay hindi na ho natin nararanasan. Ang sabi po ng Hebrews chapter 10, verse 37 to 38, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at si Kristo ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit, kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kinalulugdan. Alam niyo po, hindi po kalulugdan daw ng Panginoon ang sinumang tatalikod sa Kanya. The Lord is not pleased whenever we backslide. Whenever we go against the will of the Lord, kapag hindi na tayo sumusunod doon sa kagustuhan ng Panginoon, the Lord is not pleased. Kaya nakasaad po sa Hebrews chapter 11 verse 6, it is only by faith that we please God, that we believe that He is existing and He rewards those who diligently seek Him. Ang isa pong backslider, hindi na po siya diligent sa pagsaliksik sa ating pong Panginoon. Subalit, yung pong malalim ang pagmamahal sa Diyos, araw-araw, sinasaliksik niya ang Panginoon. Umagang umaga pa lang, umaasa na ho siya sa bagong biyaya ng Panginoon at sinasaliksik ang Diyos para sa araw na iyon. Remember that backsliding doesn't happen overnight. It starts from the heart and it will manifest in our actions. Nag-uumpisa po yan sa loob ng ating puso. At unti-unti kung ano ang nasa loob, yan ay makikita sa mukha, makikita sa galaw ng kamay, makikita po sa ating lakad, makikita sa ating paglilingkod, makikita sa ating pagtatrabaho.
Hindi ka na kasing apoy ng dati. Hindi ka na kasing sigasig ng dati. Hindi na makapangyarihan maging ang iyong pagsasalita. Hindi na kamukha ng dati. Remember also that backsliding begins when knee bending ends. Kaya dapat tuloy-tuloy ang ating pong pananalangin. Yan din po ang sabi ni J.C. Ryle. Backsliding generally first begins with neglect of private prayer. Salamat po, tayo po ay may araw-araw ng panalangin. Ito po ang pakiusap namin sa bawat isa. Huwag lang po tayong magbigay ng ating prayer requests. Huwag lang po tayong manood sa ating pong morning watch. Dapat sa tuwing tayo nanonood, pagkatapos nating nagbigay ng ating prayer request, tayo mismo maging marubdob sa ating panalangin. Yung bang walang nakakakita sa atin sa loob ng ating kwarto, nandoon tayo nakaluhod at ating sinasaliksik ang Panginoon. Ang maganda nga, tapos na yung morning watch, tuloy-tuloy ka pa rin sa iyong pananalangin sapagkat para sa iyo, kulang pa yung iyong karanasan sa oras na iyon. Uhaw ka doon sa kabanalan ng Panginoon. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, we need the presence of God. I tell you, this moment, this time, ito pong panahon na ito, we need the very presence of God. Ako po mismong pastor, kung hindi ko po babantayan ito, kahit ako po'y lingkod ng Panginoon, pwede po akong manlamig. Pwede po akong bumalik sa aking dating gawi, mga kapatid. Maging sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, kapag nakasanayan mo na yung pangangaral ng salita ng Panginoon, pwede ka nang mag-preach kahit hindi ka maghahanda. Pwede ka nang mag-preach kahit hindi ka na mag-aaral kasi ang dami mo nang naipangaral for more than years na. Kaya lang po, kung ikaw ay may pagmamahal sa Panginoon at naiintindihan mo yung malalim na paglilingkod sa Panginoon, you will never stand without praying to the Lord. You will never stand without asking the will of God, the message of the Lord. Dapat maapoy ang puso mo sa anumang ginagawa mo. Sapagkat mga kapatid, kahit lingkod ka pa ng Panginoon, pwede kang bumalik sa iyong dating gawi. Kaya tayo po ay papasok, dito po ako mag-concentrate. Binasa po natin kanina yung buhay po ni Haring David. Ako po ay nagtanong sa Panginoon, bakit isang chapter puro doon patungkol kay David at kay Bathsheba? Ibig sabihin nito, may gustong ituro ang Panginoon. Lahat ay naisulat, mga kapatid, for us to set an example. Maging ang mga Kristiyano, kapag binasa po nila ito, magsisilbi itong halimbawa sa atin. In 2 Samuel chapter 11, we will see here the development of backsliding in the life of King David. Kung titignan po natin, if you will look at David's profile, you cannot see any reason for him to backslide. Alam niyo po ba yung profile niya? Siya po ay isang humble person. Parati niyang kinikilala ang Panginoon. Maging sa labanan na kita ho natin, hindi ho niya pinagmalaki na marunong siya. Ang sinasabi niya, kung paano ako niligtas ng aking Panginoon sa mga leon, maging sa mga oso, ililigtas din ako ng Panginoon sa higanting ito. Ang kanyang pinagmamalaki sa kanyang buhay ay si Lord. Very humble person kahit napakagaling niya sa labanan. And not only that, he was an anointed person. Not only at the time na naging hari na siya, kahit noong po siya ay batang paslit pa lang, siya po ay anointed na. At kinikilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay. And another, he was a great worshiper. Siya po'y mananamba ng Panginoon. Actually, ang dami po niyang na-compose na mga awit. Kaya hindi mababakas sa buhay niya na magbabackslide ang taong ito.
At ang hindi natin makalimutan, he was a man after God's own heart. Malapit sa puso ng ating Panginoon. At siya po, minsan sa buhay niya, ay tumalikod po siya. Pakiharap sandali sa katabihon niya, pakisabi, mag-ingat ka, kapatid. Wala hong pinipili ito. Yung pinakamatinding hari, very humble person, anointed, worshiper, a man after God's own heart, tinamaan ng backsliding. Walang pinipili ito. Maging yung mga nasa bahay, ito po yung mensahe ng Lord sa atin na kailangan po nating bantayan. Unang-una na nangyayari po, kapag nagde-develop po ang backsliding, it starts with the word complacency. Sabihin po natin malakas, complacency. In 2 Samuel chapter 11, verse 1, ganito po ang nakasaad. Nang sumapit ang tagsibol, panahon ng mga karaniwang nakikipagdigma ang mga hari. Ito po'y panahon ng digmaan. Panahon na ang mga hari daw ay nakikipagdigma. Pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Rabba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Panahon ng labanan. Panahon po ito ng war. It's time for battle. Pero ang hari nagpaiwan. Dapat po kapag panahon ng labanan, ang hari ang nangunguna sa labanan. Siya dapat ang leader. Siya ang nagbibigay ng signal. Siya ang nagsiset ng pace. Siya po yung nagiging halimbawa ng tapang. Pero siya po ay nagpaiwan. Ang tawag po natin dyan ay complacency. Pagwawalang bahala. Meron po akong nabasa from an anonymous person. Ang sabi po niya, complacency is a blight that saps energy. Yung pong blight, it means disease. Ito po'y sakit. It dulls attitudes and causes a drain on the brain. The first symptom is satisfaction with things as they are. The second is rejection of things as they might be. Good enough becomes today's watchword and tomorrow's standard. Complacency makes people fear the unknown, mistrust the untried, and abhor the new. Like water, complacent people follow the easiest course. What is the easiest course? Downhill. They draw false strength from looking back. Ano po ang mas madali? Pag-akyat ng bundok o pababa ng bundok? Anong mas madali? Pababa. Mahirap talaga yung paangat. Ang mga complacent, mas gusto nila yung madali. Kaya nga, pababa ng pababa ang kanilang buhay. Sa Tagalog po, ang pagwawalang bahala ay isang sakit na sinisip-sip ang ating lakas. Ginagawang mapurol ang ating pag-uugali at pag-iisip. Ang unang tanda nito ay ang pagiging kontento sa mga bagay sa ating buhay. Parang si Haring David, kontento na siya. Panahon ng labanan, kontento siyang nagpapahinga sa kanya pong bahay. Ang unang tanda nito ay ang pagiging kontento sa mga bagay sa ating buhay. Pangalawa, pagtanggi sa pagbabago o pagunlad ng mga bagay sa ating buhay. Good enough ay naging pamantayan sa ating buhay ngayon. Ang pagwawalang bahala ay ginagawa tayong takot sa nga di natin nalalaman, nawawalan ng tiwala sa di pa natin nasusubukan at kasuklaman ang pagbabago. Tulad ng tubig, ang pagwawalang bahala ay sinusunod ay ang
pinakamadaling direksyon ang pababa. Kumukuha sila ng maling klase ng lakas mula sa pagtingin sa nakaraan. Alam niyo po ba, marami pang nakalaan sa ating pong harapan, mga pintuan na bubuksan pa ng Panginoon. Kaya huwag tayong magwalang bahala. Dapat hindi pumapasok ang complacency sa buhay natin. Dinagdag pa niya, complacency invades areas once occupied by our passion, interest, desire, and focus. When complacent, the valued things that had captivated our thoughts, hearts, and energies tend to fade from priority and can even become mundane or the boring routine of everyday life. Burnout is our work life, loss of fire in relationships, and the lack of zeal for things we once held important are common experiences. The shame is not in complacency, but in the failure to recognize and take corrective measures to regain our footing. Sinasalakay daw ng complacency yung ating pong passion, yung interest natin, yung desire natin, yung focus natin. Kapag daw po complacent tayo, yung mga halagang bagay na kamukha ng yung mga mahalagang bagay sa ating buhay ay kinukuha po ng complacency yung pansin, yung puso natin, yung lakas natin ay unti-unting kumukupas. Dating mahalaga, hindi na mahalaga. Dating prioridad, hindi na prioridad. Nawawalan na tayo ng gana, excitement. Gagawin niyang boring ang buhay. Isang strong word ngayon ay yung salitang boring. Diba? Kumisan nga, gawain na po ng Panginoon, sinasabi, boring. Mga kapatid, kapag boring na ang buhay, backslider na ho tayo. Life must be filled with joy. Amen! Pwede po ba natin isigaw yung joy? Nakita ko pa naman si Joy dito sa harapan. Nakita yung worship leader natin kanina? Talagang bigay na bigay. Mga kapatid, life must be filled with joy. Actually, whenever we read the word joy in the Bible, meron pong mga salita doon na higit pa doon sa alam natin kagalakan. Yung mga words po niya, yung exceeding, sabi yung word exceeding, it must exceed what we personally feel. Yung pong standard ng joy ng mundo, dapat hindi kapantay yung standard ng joy na sinasabi ng salita ng Panginoon. It means life is not boring. Pag mahina po yung amen, boring po yon. Lakas po natin. Hallelujah. Kapag nasa loob ng bahay, nabobor ka, gumawa ka ng bagay na hindi mo ikakabor. Enjoy this life that the Lord has given you. Anong gusto mo? Ilagay ka sa isolation facility? Isipin mo, binigyan ka na nga ng lakas ni Lord, wala kang sakit, tapos nabobor ka pa. Mga kapatid, ang sarap mabuhay. Why not thank the Lord that you are strong? Why not thank God that you are healthy? Kung nabobor ka na sa loob ng bahay, edi i-worship mo si Lord at sambahin mong lahat, sambahin mo ang Panginoon sa lahat ng mga pagpapalang binibigay sa iyo. Salamat Lord, wala akong COVID. Salamat Lord, hanggang ngayon malakas ako. Amen ba? Ay, lalo na yung mga kabataan. Mga kabataan, huwag kayong mabore sa bahay. Enjoy yung binigay ng Lord sa'yo. Salamat nga, kabataan ka, napakalakas mo. Enjoy mo yun, pati yung pag-aaral mo. Don't let even your online studies na maging boring ito. Enjoy it! Buti nga nakakapag-aral pa po tayo.
Amen. Palakpakan niyo nga ho ang Panginoon. Sabi po dito, thank you. Mawawalan ka ng gana, excitement, gagawin ka niyang boring, burnout in our work life, loss of fire in relationships, and the lack of zeal, yung sigasig nawawala. For the things we once held important, yung mga dating mahalaga sa atin, wala na yung apoy doon. Hindi mo pala alam, complacent ka na. Dati ini-enjoy mo yung worship, hindi na ngayon. Dati parati ka nagpapatugtog ng mga worship songs, iba na yung pinapatugtog mo ngayon. Dati yung mga namumutawi sa bibig mo, salita ng Panginoon patungkol sa kanyang kabutihan, ang lumalabas ngayon puro reklamo na lang. Iba na yung lumalabas. Dati napakasipag mo maging sa trabaho, parati ka ngang number one sa mga employees. Maganda nga, kahit po pandemic, number one ka pa rin sa mga employees. Sapagkat hindi affected ang iyong passion dahil walang lugar ang backsliding sa puso mo. Sabi dito, wala kang ginagawa para ayusin ito at maibalik tayo sa maayos na pamumuhay. Para bang nakontento ka na lang na ganun na lang. Ang sabi dito, gumawa tayo ng bagay para ayusin at maibalik sa maayos ang ating pong pamumuhay. Pangalawa po is the word carelessness. Yung pong carelessness, yung kawalan ng pag-iingat. Isang hapon, di po ba nagpahinga siya? Ngayon po, pagkagising po niya, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Usually po, kapag walang ginagawa ang tao, madali pong matukso. Ulitin ko po yun. Kapag ang tao walang ginagawa, madaling matukso. Carelessness is there. Actually, doon po tayo lalong nagbabantay. E sa panahon pa naman natin ngayon, hindi mo na kailangang lumabas pa para ikaw ay matukso. Kahit nasa loob ka ng bahay, pwede kang matukso. Pagkagising, sabi dito, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo, naglakad-lakad. At meron siyang nakitang babaeng napakaganda. E sa panahon natin ngayon, yung word na paglalakad, yan po yung browsing. Diba? Yung sa mga gadget natin. Yan. Ang lumalakad, hindi na hupaan ngayon eh. Ang lumalakad ngayon, daliri. Saan pumupunta yung daliri? At ang problema, sa tindi po ng technology, kahit ibang bansa na pupuntahan ng daliri. Lahat ng lugar na pupuntahan ng daliri. Magkano po ba ang data ngayon? Magkano bang ang data ngayon? Sa mga, ako po kasi naka-line po ako. Magkano yung data ngayon? Sa isang 50 pesos. Ilang araw yun? 3 days! 50 pesos, ilang gig yun? Gagamitin mo siya. 1 gig. Kaya marami ka ng lakad. Ang sabi nga po, naalala ko yung preaching ko po noon. Ang sabi po kasi ni Joshua, chapter 24, verse 15, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Naalala niyo po, pinalitan ko yun eh. But as for me and my mouse, we will serve the Lord. Kasi ginagamit natin yung ating mouse para mag-browse. O palitan na lang natin. Meron bang, pwede ba yung, but as for me and my browse, we will serve the Lord. Gusto kong gamitin yan para naka-rhyme. How is your browsing? Saan pumupunta yung ating imagination? Ang sabi nga po ng Ephesians chapter 5, mag-ingat tayo sa ating lakad. Dahil ang mga matatalino, nag-ingat sila. They are not careless in their walk.
especially sa ating pong kapanahunan. Saan ginugugol yung panahon? Dapat nasa labanan, pero saan sila? Sino pong makapagsasabi mas matindi ang labanan ngayon? Magsabi na malakas na amen. Ang tindi ng labanan, pero ang tanong, kumusta ang ating pakikipaglaban? This is how I fight my battle. Ang sabi nga po ng ating inawit kanina. Pero ang tanong, panahon ng labanan, ang tanong, tayo po ba ay nagiging careful o nagiging careless? Si David po, panahon ng labanan, hindi siya nagbabantay. Kumbaga po sa boxing, labanan, pero yung kamay, ito po ay nakababa. Nakakita na po ba kayo nakikipag-boxing, nakababa ang kamay? Dapat parati ang kamay nakakover sa mukha. Nagbabantay ng suntok ng kalaban. May kasi mga yabang. Sa pool, patay. Tandaan niyo po yan. When we are careless, ibig sabihin, binababa natin ang ating mga kamay. Eh ang mga kamay na yan, kailangan ito'y ginagamit natin sa pagbabantay at pakikipaglaban. Number three is the word captivity. It means you are already captivated, nabihag, nabighani, naakit. Ang sabi po ng verse 3, ipinagtanong na kung sino iyon. Sinabi sa kanya, siya ay si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Pinagtanong na. Para sa panahon natin ngayon, kapag nabighani na, captivated na, yan na ang parating tinitignan. Yan na ang parating laman ng isip. Siguro po, nung nakita po yan ni David, naupo siya noong nalaman niya ang pangalan niya, Bathsheba. Siguro habang kumakain siya, Bathsheba. Matutulog na lang siya, Bathsheba. Nakaharap siya doon po sa itaas, Bathsheba pa rin. Siya na yung meditation ng kanyang puso. Captivated. Laman na ng isip, laman ng puso. Kaya ginawa ang lahat ng bagay para si Bathsheba makasama niya. Ganyang katindi yung captivation. Ganyang katindi kapag captivated ka na, bihag ka na, hindi mo alam. Alam niyo po ngayong araw na ito, maraming palalayain si Lord. Uulitin ko ito. Sa araw na ito, maraming palalayain si Lord. Kasi marami po ngayon na bihag na, na captivate na. Hindi ho namamalayan. Malayong malayo na ang puso sa Panginoon. Pero okay lang yung kondisyon. Hindi na kamukha ng dati yung apoy. Pero tuloy-tuloy pa rin sa ginagawa. At ang sabi, okay lang. Ibig sabihin yan, bihag na po tayo. Tandaan niyo po, worshiper po ito. Anointed po ito. Man after God's own heart. Pero na-captivate siya. Nabighani siya. And number four is the word compromise. Kinompromiso na po niya ang kanya pong sarili. Ipinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. So ibig sabihin, dahil malinis po ito, sisipingan ito, sigurado mabubuntis po ito. Very fertile. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Kung merong mag-text sa'yo,
At ang sagot at ang message niya, I am pregnant. Okay lang sana kung asawa natin, no po. Yan mga hinihintay natin. Ang pinakamagandang positive po sa buhay, yung positive yung asawa mo dahil buntis siya. Kaya lang po, pag may nag-text sa'yo at sabi niya buntis siya at ang problema, hindi mo asawa. Nag-isip po si David, what a disgrace, what a compromise. Tandaan po ninyo, natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. It starts from a desire. Sabihin natin malakas, desire. Mas malakas po, desire. And the question is, how is our desire? What you desire every day, it will control you eventually. Ano yung ninanasa mo araw-araw, yan ang magkukontrol ng buhay mo. Diba? Psalm 27 verse 4, ang sulat po ni Haring David, one thing I desire of the Lord and I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord forever. One thing I desire, it is to stay in the presence of the Lord, to inquire in the temple of God, to gaze the beauty of the Lord. Pero sa puntong ito, hindi niya binantayan yung kanyang desire. Alam niyo ba? Kasi kapag panahon ng labanan, si Haring David nagpipray. Sa panahon ng labanan, babasahin niyo po yung Bible, nag-i-inquire siya, Lord, lalaban po ba kami? Ano po yung gagawin namin? Ganun siya, connected siya sa Panginoon. Kaya lang dito po, complacent siya. Baka hindi man siya nakapag-pray dito. Nanihis yung kanyang desire. Napunta po doon sa desire ng kanyang laman. Kaya hindi niya napansin, unti-unti, nabihag na siya ng kanyang makalaman na desire. At ang sabi dito, kapag tayo po ay natutukso, ibig sabihin niyan, nahihikayat tayo at nadadala ng ating sariling pagnanasa. There is a desire inside us. Isa pong example, kami po ay lumayan po si Brother Raul, kaya yan po ay pinsan ko po. Lumaki po kami na Christian. Kumbaga, bata pa lang po kami, Kristiyano na ho kami. Ako po 14 anyos, siya siguro 12. 12, no? Born again na kami. Lumaki po kami na hindi po nagbisyo. Wala kaming desire sa bisyo. Kaya hanggang ngayon, ako po hindi po ako nakatikim ng sigarilyo, ng alak, ano po, no? Hindi ko po natikman yan, yung drugs. Kaya kahit harap mo man sa akin, yung pinakamalamig na talagang alak, yung talagang, kung iba siguro makakakita niyan. Kasi yung ibang may desire, kapag nandyan yan, ganun eh. Pero dahil ako walang desire, kahit ilang pa yung ilagay mo sa harapan, hindi ako matutukso. Ganun yun. Kahit po yung, ganun pa sa akin yung siguro, kahit naaamoy ko po, siguro mauubo ako kasi wala akong desire doon. Pero yung iba, sige pa. Di ba ganun yung iba? Kasi may desire. Even here, kapag tayo po ay walang desire doon, kahit nasa harapan mo pa ang babae o ang lalaki, kapag ang desire ng puso mo ay ang Panginoon pa rin, ang iyong sariling asawa, hindi ka
matutukso. Alam ko po, medyo tahimik tayo kasi medyo matindi message ng Lord sa atin. Pero gusto ko pong banggitin ito sapagkat, alam niyo po ba, maraming nasisirang pamilya ngayon. Hindi mo akalain, sila'y dating matuwid sa landas, pero natukso dahil hindi binantayan yung pagnanasa ng puso. Nawa si Lord pa rin ang pinaka-desire ng puso natin. Maaring mga iba na nanunood, maaring iba na narito, hindi mangyayari sa akin yan, Pastor. Kailanman, hindi ako matutukso. Ganyan din po yung narinig ko doon sa nakausap ko na, na nagpa-counsel sa akin, na hindi daw mangyayari, pero nangyari. At salamat sa Panginoon, sila po'y pinagkasundo ng Diyos. At sila po ngayon ay nasa magandang kalagayan ng kanilang pambuhay. In 1 Corinthians chapter 10, verse 11 and 12, ang sabi, nangyari bilang halimbawa sa atin at isinulat upang magsilbing babala sa atin ang mga nabubuhay sa panahong nalalapit na ang katapusan ng lahat. Kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Ang sinasabi dito, yung mga Israelita, yung pong mga experiences nila in the past, pinasulat ito ng ating Panginoon. At ang dahilan niya kung bakit pinasulat yung nakaraan, magsisilbi daw itong mga babala sa atin na nabubuhay sa panahon na ito na nalalapit na ang katapusan ng lahat. Huwag nating isipin na tayo matatag na. Baka hindi tayo magbantay at darating ang araw, tayo ay mahulog sa pagkakasala. Lastly, is the word callousness. Katigasan ng puso. In 2 Samuel chapter 11, di na natin babasahin ito, binasa na po kanina ni Pastora Glenda, pinapahayag ng mga talatang ito na dahil sa katigasan o pagiging manhid ng puso ni David, ay gumawa siya ng paraan para maitago niya ang kanyang kasalanan. Alam niyo po, ang isang tao na gusto niya yung ginagawa niya, nagtataguyan. Nagtatago. Ang kasalanang nakatago, malakas ang kapit. Ulitin ko po yun. Ang kasalanang nakatago, malakas ang kapit. Paano niya tinago? Nung nalaman niyang buntis, ito pong si Bathsheba, parang nasa isip niya, sisipingan ko lang naman eh, yung tawag natin ngayon, yung one night stand. Sisipingan ko lang naman eh problema na buntis. Gagawa ngayon ng paraan para hindi ito may hayag. Baka ma-Facebook siya, ma-Instagram pa. Diba? Ang dami pong mga lumalabas na mga video ngayon at nasisira ang buhay ng mga tao. Ay, ako ba yan? Bakit may na-CCTV ako? Ay, Diyos ko! E sa panahon na yun, walang CCTV. Kaya lang, may ebidensya. Buntis. Grabe pa naman po ang ebidensya. Yung bang lumalaki ang tiyan every month? Baka nakita ni Uriah, sinipingan ba kita, Bathsheba? Ba't lumalaki yung tiyan mo? Mahirap yun. Kaya nag-isip po si Haring David. Alam niyo po kung anong inisip ni Haring David? Pinauwi niya si Uriah galing sa labanan. Bakit niyo po ako pinauwi? Alam mo, alam ko pagod na pagod ka. Isa ka sa aking pinakamagaling na kawal. Kailangan magpahinga ka muna. Mas maganda, puntahan mo yung asawa mo, sipingan mo siya. Para po kapag sinipingan ni Uriah at nalamang buntis, ang isip ay si Uriah ang may kagagawan. Anak yon ni Uriah. Kaya lang, ano pong sagot ni Uriah? Hindi maatim ng aking konsensya na nasa labanan ang aking mga kasama at nandoon yung kaban ng tipan, nasa unahan ng kaban ng tipan, nakikipaglaban ang ating bayan at ako ay uuwi ng aking bahay at sisipingan ang aking asawa.
magpapakaligaya ako. Ang sabi niya, hindi ko magagawa yun, ang sabi ni Uriah. Siguro po, habang nagsasalita po si Uriah, nako-convict na ito pong si David. Pero because of the callousness of the heart, wala hong kwenta yung conviction na yun. Gumawa pa siya ng paraan. Alam niyo po yung ginawa niyang paraan? Noong pong bumalik na sa labanan, ito pong si Uriah, sinulatan po si Joab. At ang sabi, ilagay sa unahan ng labanan si Uriah. Doon sa pinakamatinding labanan. At kapag nandoon na siya, iwanan niyo siya hanggang siya'y mamatay. Naging mamamatay tao pa. Ito pong worshiper, humble, anointed, a man after God's own heart. Dahil captivated na siya. Hindi po siya nagbantay. Ganyan naging matigas, manhid ang kanyang puso. That's why when you look at the development of backsliding, it starts with complacency and you will become careless. You will be captivated. There is a compromise and callousness in the heart. Ang sabi nga po ng mga awit, nang hindi ko pa naihayag ang aking mga sala, ito po'y si Haring David, ako'y nanghina sa maghapon ng pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa aking katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Ito po yung naranasan ni Haring David. Ang tindi po nito, yung natirang lakas niya, wala na rin. Yan ang nagagawa po ng pagtalikod sa Panginoon. Dito po tayo magtatapos, deliverance from backsliding. In Revelation chapter 2 verse 5, there is one church na ang pangalan po ay Church in Ephesus. Siya po ay iglesyang tumalikod sa Panginoon. Nawala yung unang pag-ibig sa Panginoon. Ito po ang sabi ng Lord sa kanila for recovery. Remember, therefore, from where you have fallen. Repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Yung pong lampstand, ito po mismo ay ang iglesia. Kapag aalisin yung lampstand, ibig sabihin po nito, this church would not continue to exist as a witness for Christ. Hindi na siya magliliwanag. Hindi na siya magiging gamit ng Panginoon para po siya ay magsilbing halimbawa sa lahat ng tao. Hindi na ho siya makapaglingkod muli dahil yung pong ilaw na kung saan pinapakita yung liwanag ng Diyos sa iglesyang ito ay mawawala na sapagkat sila'y tumalikod na sa Panginoon. Kaya ang sabi dito, bago man maalis yung lampstand, number one, you need to remember. Number two, you need to repent. And number three, you need to redo. What will you remember? Alalahanin mo, paano ka bumagsak? Ano yung dahilan kung bakit ka tumalikod? Ano yung nag-control ng buhay mo? Ano yung dahilan kung bakit nawala ka sa kalooban ng Diyos? Remember that. Ano yung ugat kung bakit naging ganyan ang iyong kalagayan? Remember. At kapag nakita mo yon, repent. At kapag sinabi pong repent, ay wag na nating babalikan yung ating pong pinagsisihan. And lastly, is you need to redo. Kasi ang sabi po ng ating binasa, anumang ginawa mo nung una, ay gawin mong muli. Ano ba yung mga dating ginagawa mo na nagpapaalab ng iyong pag-ibig sa Panginoon? What are you doing noong panahon na yon? What is that thing na kapag ginagawa mo, lalo kang napapalapit sa Panginoon? Ang tanong, ginagawa mo pa ba hanggang ngayon? Kung hindi mo na ginagawa, kailangan mong ibalik. Do the things you did at first. Kung kailangan na ikaw ay nananalangin ng 2 oras, ibalik mo yon.
Yung bago ka umalis ng bahay, sumasamba ka sa Panginoon, hindi mo na ginagawa dati, anong gagawin mo ngayon? Ibalik mo yun! Kung dati, maaga kang natutulog para maaga kang gumising at sambahin ang Panginoon, ibalik mo yun! Ibalik mo, you redo! And in that case, you will experience, hallelujah, the deliverance of the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Soterebasikarabasyan. Pakipikit po natin ating mga mata, pakiyuko ang ating ulo. Saan man po tayo naroon at maging yung mga nandito sa gawain ng Diyos. Thank God, God loves us. Mahal tayo ng Panginoon. Isa pong desire ng ating Panginoon, yung hindi tayo mawalay sa Kanya. Kaya yung mga salita po niya dito, galing mismo sa Kanya. Let us remember, let us repent, and redo. Hindi na po ako magpapataas ng kamay. Kayo pong nakakaalam ng iyong sitwasyon. Kung kailangan natin ng mensaheng ito sa oras na ito at gusto mo na bumalik sa dating pag-ibig mo sa Panginoon, lalong-lalo na sa panahon nating ito, ikaw ay manalangin personal sa Panginoon. Maging yung mga nasa loob po na kalangtahanan. Can we pray today? I'll give you even just one minute of prayer. Close your eyes. Bow your heads. If you want to raise your hands to the Lord, do it. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. The Lord is listening to us right now. Salamat po, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko lahat ng mga anak po ninyo naririto. Salamat po sa inyong mensahe. Mas alam mo ang aming kondisyon. Mas alam mo yung aming sitwasyon. Mas alam po ninyo kung ano yung aming kalagayan. Ayaw po naming manatili sa ganitong estado ng aming buhay. We want, Lord, to regain the love, to regain the passion. Maibalik yung lalim ng aming pag-ibig at paglilingkod sa inyo. Maibalik yung tamis ng presensya ng Panginoon na aming nararanasan araw-araw. Malapit ka nang dumating. Ayaw po namin kami maihiwalay. Ayaw po namin, Panginoon, na magtuloy-tuloy ang ganitong klaseng kondisyon ng aming buhay. At sa kanila na malalakas, sa kanila na matitibay ang kanilang pananampalataya, hanggang ngayon, very passionate sila sa Panginoon, dalangin po namin lahat kami makapagbantay. Ayaw po namin, Panginoon, na kami po ay matukso at mabihag ng Espiritong ito. Aming dalangin na parati kaming umaapaw, parati po kaming sumasamba, parati kaming naglilingkod, parati kaming nakikipagbaka, nagiging mabunga ang buhay namin sapagkat nakadugtong kami sa aming Panginoon. Patuloy niyang pagpalain ang lahat. At sa pagpapatuloy po namin as we partake of the Holy Communion, we are praying today that the power of the blood of Jesus that will never lose its power. Ito po ang patuloy na igawad niyo po sa aming buhay upang mabuhay kaming matagumpay araw-araw. Sinasamantala namin ang araw na ito upang aming ipahayag kung gaano kakabuti sa aming buhay. We are victorious because of Jesus. We take control because of the power of the Spirit inside of us. Salamat po sa lahat ng pagpapala na kung saan mananatili kaming malakas at matagumpay dahil sa iyong kapangyarihan na nananalaytay sa aming buhay. Sa iyo po lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Tayo po'y makakaupo na. Thank you, Jesus. Pakihanda po natin ang ating pong mga communion elements, kayo po na nasa bahay. Thank you, Jesus.
Tinanggap ko ang aral mula sa Panginoon at akin namang binabahagi sa inyo. Nang gabing ipagkanulo ang Panginoon, siya'y dumampot ng tinapay. At matapos magpasalamat, ito ay kanyang hinati-hati at sinabi, ito ang aking katawan na pinabahagi sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayun din naman matapos maghapunan, ay kinuha ang saro ng Panginoon. At matapos magpasalamat ay sinabi, ito ang saro ng bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa katotohanan ng aming pong inawit. You are surrounding us, Lord God, by your presence. Although we fail, your love will never fail. Sa paglapit po namin sa inyo, salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat at binalik niyo po kami sa dating kondisyon ng aming relasyon sa inyo. At sa pakikibahagi namin sa banal na hapunan, we pray for growth. We pray for increase. We pray for improvement. We pray for intensity. Yung pong genuine Christianity, ito po'y may hayag sa aming buhay. At magtutuloy-tuloy ito hanggang sa pagdating ng aming Panginoon. Salamat sa kapangyarihan ng iyong dugo na siyang nakabalot sa amin. You have, Lord God, declared that we have been
become righteous because of the blood of Jesus Christ that cleanses us from all our sins. At dalangin namin ang kapangyarihan din po ng dugong ito ang siyang maranasan namin. Gusto namin maging matagumpay ang aming buhay araw-araw. We speak the power of the blood of Jesus in every individual, in every home, and in every work of our hands. Matagumpay ang lahat ng ito. Salamat po sa lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Sa lahat na may mga karamdaman, pagagalingin po ninyo. Mga relasyon na nasira, ito po ay ibabalik po ninyo. We declare restoration in the name of Jesus Christ. We thank you. This is our prayer. In Jesus' name, ang lahat po magsabi ng Amen. Lahat mong lahat ay minom. Thank you, Jesus. Hallelujah. As we close, can we just lift our hands to the Lord? Hallelujah. All glory to God. We thank you, Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan. Sa oras na ito, salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa mga narinig namin. Pag-angat ng aming pananampalataya. Panunumbalik ng unang pag-ibig. Salamat sa iyong biyayang patuloy na kumikilos sa aming buhay na hanggang ngayon kami po'y nakakatayo. At sa lahat ng may mga kaarawan this month of June, sa lahat ng nagdidiwang ng mga anniversaries, tinataas po namin, Panginoon, ang bawat isa sa inyo. Patuloy ang pagpapala po ninyo ang igawad niyo po sa kanila. Marami pa mga maliligayang kaarawan at mga anniversaries, maranasan na mga kapatid po namin ito. Ang month of June na aming ipinanalangin na napagpapalain po ninyo, sila rin ay lubusan ninyong pagpalain. At sa aming pansamantalang pagtatapos, dalangin po namin lahat ng narinig namin ay aming babaunin at lahat ng ito ay maging gabay sa aming buhay araw-araw. Thank you, Jesus. Lift your hands to the Lord and receive the blessing of the Lord. God bless you. God keep you. God make His face shine upon you and be gracious unto you. God lift up His countenance on you and give you peace. God bless the works of your hands. God bless your family. God bless your business. God bless you with an overcoming spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and everybody say, Amen, amen. God bless us all.